Habang tulog pa ang marami, gising na ang morning barkada natin sa unang hirit. Isa na rito ang TV host at actress na si Luan D. More than your outfit, kailangan din daw ng konting swag para ma-achieve ang street style look. Pero para sa araw-araw, binibigyan niya tayo ng iba't ibang makabuluhang impormasyon. Good morning, mga kapuso. Good morning po. Chika tayo, taon ang inaabot ng training. Luan has the credibility. Tapos napaka-pleasant ng personality niya. Pag halimbawa wala siya, mamimiss mo siya kasi masarap siyang kakwentuhan. It's very attractive and it adds to the viewer sa mga. Parang ganun yung feeling mo pa nakikita mo siya eh. How to be as pretty as you, ganun. Mula sa unang hirit, diretso naman sa Broadway Syndrome si Luan. Isa kasi siya sa latest edition sa dumarami pang gabarkads ng longest running noontime show na Eat Bulaga. Eto na ang ating first question. Yung first day niya, nag-click agad kami kiniluan kasi sa mga hindi nakakaalam, sobrang takaw din pala niya. So naging food buddy ko siya at the same time, mahilig din siya mag-workout. So yan, nakasama ko siya mag-gym, marunong siya makisama. Aside from magaling siya mag-host, yun nga, mabilis lang ako agad yung loob namin. 14 years old pa lang si Luan nang sumali siya sa isang image model search noong 2001. Kaso nga lang, hindi siya pinalad sa contest na ito. Nabasa ko lang siya sa dyaryo, ay gusto ko siyang itry. Tapos sinabi ko, nagpaalam ako sa nanay ko. Sabi ng mom ko, sige, subukan mo kung gusto mo. Nakapasok ako doon, pero hindi ako nanalo. Hindi nga yata ako runner-up. Hindi ka ba nasiraan ang loob nun? Parang hindi naman. Kasi parang sa akin, gusto ko lang din namang itry. Oo. Baka naman pwede. Baka kumita ako eh. Makarakit. Baka naman makarakit ako doon. Oo. So, sige, tinry ko. Pero hindi raw mabilis sumuko si Luan. Sa tulong ng mga kaibigan, nakuha siyang lumabas sa ilang TV commercials. So, nag-umpisa ka, commercials talaga. Oo. Anong mga produkto yan? Mostly pagkain. Maraming pagkain. Kasi mukhang chubby ako nung ano eh. Hanggang ngayon naman, chubby-chubby pa rin ako. Tsaka, pag kumakain daw ako, naiingit sila kasi ang sarap ko daw kumain. So, mostly pagkain. Kaya pagkain. Oo. Okay. Habang gumagawa ng TV commercials, nag-VTR din daw si Luan at pinag-audition ng isang kaibigan na talent scout sa GMA Artist Center. Sinong mag-aakala na ito pala ang magbubukas ng pinto para maging bahagi siya ng unang hirit? Pinapunta nila ako right after live ng unang hirit. So wala na kayo, umalis na kayo lahat noon. Tapos nandun ako sa studio, tapos pinapabasa nila ako ng newspaper. Tapos kunwari, pinapabasa nila ako ng prompter. O basahin mo lang yan, as in basa lang. Parang ano, right after noon. Sabi niya, kausapin ka daw ng mga boss ng UH. So parang kinabahan na ako, ano ba yun? Okay, tapos after noon, pinapirma na nila ako ng contract. Ang mabait ba ako nung first day mo? Mabait naman kayo mabait sa naman talaga kami. Yeah. Ay, okay ka ha? Kasi alam mo yung ano, from others' experience, di ba? Sa mga naririnig ko sa inyo, sa mga na-experience niyo sa life, di ba? Parang na-absorb ko yon. Tapos ako kasi yung bunso eh, 'di ba yung feeling mo na inaalagaan kanila kahit hindi naman talaga yung ganoon. Muling inaresto ang Hollywood actor. Bukod sa paghahatid ng maiinit na balita sa umaga, kung minsan ay napapanood din natin si Luan sa 24 oras. Na-interview ng GMA News si Kylie Padilla at dito, showbiz chika naman ang ibinibida niya sa atin. Rachel na magiging katapat ng karakter ni Jeneline Mercado. Ipagpapalit mo na rin lang ako. Pero hindi sa pagiging showbiz news presenter nagtatapos ang bonggang career ni Luan. Minsan na rin kasi siyang gumanap sa ilang programa ng GMA drama katulad ng I Heart You Pare noong 2011. Let me make myself clear. Ang girlfriend mong si Tonel ay walang iba kundi si Tonya Estrella. Pero ikaw, kontrabida roles ba talaga ang gusto mo? Yes. Mas kontrabida? Mas gusto kong maging kontrabida. Sa bagay, mas mukha kang kontrabida. Diba? Mas kasi mukha kang mananabunot. Kasi ayoko nang inaabi ako eh. Naging bahagi rin ng programang Genesis si Luan. Ligtas tayong lahat. Yan po ang sigawan ng mga tao na naririto ngayon sa holding facility. Dito, muli niyang nakasama ang primetime king na si Ding Dong Dantes. Nagawa natin dito. Kanina pa tayo nakaset up eh. Alright, ladies, you are the two finals. Let's put it together here.
May the best player win. Heto ang isa pang trivia. Alam nyo ba na ang guesting namin ito ni Luan sa Jackpot and Poi segment ng Eat Bulaga ang magbibigay daan para maging dabarkad siya? After nun, kinausap na ako ng EP, yes, ng mga bossing ng Bulaga. Kasi parang sabi naman nila, dati ka pa rin nagigess ng Bulaga, tinatry ka na namin kuhanin. So medyo matagal na daw, sabi nila. Tapos, kaso lang, kasi may balitang hali ako. Yes, sabay. Eh, magkasabay yun. Eh, parang... Oh, kaya nagka-dilema ka nun. Oo, nagkaroon pa ako ng dilema na parang paano nga kaya yun? But what made you decide? Ako. Ano yung naging factor para makapag-desisyon ka na? Alam mo, actually... To take the opportunity. Ipinagdasal ko lang talaga. Let's go! Alright, 2 points to the green team. So, when you got that offer to be part of Eat Bulaga, what was running through your head? Anong... Mixed emotions. Ayan, na alam mo, actually, sobrang kinakabahan ako. Oo. Yung first salang ko, hindi lang daw halata, pero sobrang kabado-kabado. Talagang bawat kalamnan ko yata ay nanginginig na. As in, oh my gosh, na parang ang hirap magkamali. Alam mo yung parang, pag nabulol kaya ako, ano kayong gagawin ko? Ano pang gusto mong gawin? Parang... Tuloy-tuloy sa naman life. Ang blessings. Yes. Alam mo, in terms of career, ha? Ang gusto ko rin sana, eh may puntahan kung ano man yung mga pinag-iipunan ko. Alam mo yun? May magkaroon ng investments. Oo. At magkaroon ako ng sarili kong business.